For ye, brethren, became followers of the churches of God, which is in Judea, and in Christ Jesus. For ye also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jews. Who both killed the Lord Jesus and their own prophets, and have persecuted us, and they please not God, and are contrary to all men. For ye need us to speak to the Gentiles that they might be saved, to fill up their sins only, for the wrath is come upon them to the utterance. But we, brethren, being taken from you for a short time in presence, not in heart, endeavor the more abundantly to see your face with great desire. Wherefore we would have come unto you, even I, Paul, once and again, but Satan hindered us. Sabay dalawa. For what is our hope, or joy, or crown of rejoicing, are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? For ye are our glory and joy. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. Kayo pong mauna sa amin, sa aming pag-aaral, Panginoon, napaganda ang material nito, Lord. I pray na kayo pong mauna again sa mga bagay, Panginoon, sa aming buhay, trabaho, sa aming pag-aaral, Panginoon, at buhay pamilya, relationships, Panginoon, mga plano namin kayo pong mauna. Makita namin po dito, Lord, ang mga ginagawa ng mga lingkod ng time na yon, ang mga concern nila sa buhay. Maglingkod lang sa inyo, especially mga lingkod ng Diyos. Gusto ng mga lingkod ng Diyos, ang mga kapatid mo, mga anak niyo po ay maging maayos. At pagdating po sa namin dyan, sa langit, Panginoon, ay presenta po kami dyan na maayos. At kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Maayos po kami, naglingkod sa inyo dito sa lupa. At ang karakter namin, Panginoon, na achieve, Panginoon, natin yung potential namin, Panginoon. Madam Puller, gabayin yung bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, nagmamadali ako kasi nga dito tayo, pero masaya po akong dito kayo. Amen. Amen. Nag-isikap po kayo. Nag-isikap din naman tayo na gawin yung... Stephen, dito ka na. Na, ikaw, dito ka na rin. Na, ikaw, nandiyan ka sa likod. Pero ano mo yung bata din. Okay, so last week po, ay naalala niyo yung title. Sinong magaling na kakalala, nanonood online? Ha? Okay. Bold but gentle, the behavior of the servants of God. So, dyan tayo. Kaya medyo mainit din last week. Kasi nga, behavior. Mag-behave tayo. Maayos, di ba? So, yun yung ating tema. At ano pa ba yun? Pinapakinggan ko rin po yung ini-review ko para... ano. So, ano yung behavior dapat ng lingkod ng Diyos? Medyo parang din yung conflict. Para siyang ano, polar. Eh, no? So, isang dapat gentle ka at bold at the same time. Okay, parang kanina po. Ewan ko, nababasa niyo yung kausap sa online. Nababasa niyo ba? Hindi. So, kasi nga, alam mo na, nabigla lang kasi hindi ko na ina-unfriend yung kasi mabait nga yung kaso na ano nga eh, naloko nga eh. So baka about that yung ipipreach ko this Sunday. Dami nakapila na. Pero yun, so sabi sa akin, alam mo na kasi dati hindi naman ako ganito eh. May kilala ba kayong Bud, yeah, si Bud. Yan ang nakakilala sa akin nung bata ako eh. Nung Joanne, nangaaway ba ako basta-basta lang? Tahimik lang ako eh. Pero ngayon, kaya mo sa'yo mag-itataka ka minsan yung iba ganun. So ako, naiintindihan ko na yon at kayo din. So, ayoko na kayo ay makikipag-away na walang kakwenta-kwenta. Okay? Online man yan or dito, obviously. Man, kahit sa doktrina yan. Lalo pag face-to-face, wala din mga kailangan eh. Pero minsan kasi online, dyan yung tao eh. Kaya ganda makita nila. Lalo yung mga hayagan na po kasi yung mga kalokohan ngayon. So the best that you can do to people minsan ay sabihin sa kanila yung totoo. Amen? Hindi pa lang may pag-ano, kaya nga nabigla lang kasi dati hindi na mag-share lagi yun yung mga messianic na Judaism. So anyway, so yun, kasi sabi dati kasi bold ka, okay, sabihin alamin mo yung totoo, and then sabihin mo may mga time na aawayin ka or tawag dito, akusahan ka ng mali, katulad nun, sabi, pinipersonal ko daw yung ganyan-ganyan.
Hindi naman, eh, kaso nga, ano eh. Nabanggit ko na pala dito yon yon. Yung mga Yahshua. Yahuwah. O pera-pera din pala yung ano. Kasi yung ito, yung parang pasto siguro nila yun. Sa'yo pong sabihin sa akin kung ano ba sila. Kaya ano ko lang sa Sunday yun. Para ma-warningan din kayo kasi nasa puso ko ngayon yun. Kasi nga, yun yung recent na ano eh. Na sinusubukan mong abutin. Kasi, pag naabot mo yung isa, maaaring yung pamilya na rin. Ganun naman tayo, di ba? Pero balance po yan eh. So yan, so sinabi ng Paul ha, malinaw po yan last week, dapat matapang ka, at the same time, gentle. Paano yung pastor? Eh syempre, bold ka sa proclamation ng gospel, ng salita ng Diyos. Pero pag ibang bagay na, gentle, okay? So, napag-usapan na kami ng bad yung paluan, di ba? Minsan, pag namamalo ka, hindi ka pwedeng gentle, pwede ba yon? So, lahat siya po ay tinatiming nag-aaralan. Okay, so na last week yan. So, ngayon naman, tatlo po yung tema dito, pero kapag kakasahin na natin, 10 verses lang to. Ano pang susunod ngayon ni Paul niyan? Kung ganon daw, pinapalala lang ni Paul eh, kung anong klase sila, malikod ng Diyos doon sa church. Okay, bold, then gentle. Kasi nga, bakit? So, katulad nga yung sinasabi dito, para kang nurse na chine-cherish yung children, inaalagaan mo kasi. So, ewan ko sa mga magulang, yung mga kilala kong ganun, yung anak nila talagang pinaplano nila. Lalo yung karakter niyan, kung paano mo yan i-deal, yung nakikita mong tinutubuan ng sungay, ang gagawin mo dyan. Mga spoil, dapat ano mo yan. Correct. Okay, hindi lang puro palo, pero kasama po yun. Sa panahon kasi natin ngayon, parang inaalis nila yan eh. Yung nasa Bible yan. So, kasama po yan palo, ha? Amen? Dito nga kayong dalawa. Tago si Peter, dito. Wala, hindi ko makita, eh. Diba? Ayan. Naintindihan tayo? Ayan. So, ganyan sasabi niyo yung nurse, inaalagaan niyo yung bata, eh. So, tayo din dapat, hindi lang, ano, minsan sasabi niyo sa inyo, parang kaya tayo nag-church para yung mga anak ko maturuan. Sa bahay po, turuan niyo rin. Pwede ba yun? At kayo na rin, kung matalino kayo, huwag nyo nang hintay nga. Katulad ni Ray Ray, malaki na to, hindi naman itong bata. Ayan, kayo. Wala yung magulang nyo dito, di ba? Ayan nyo rin sila, mabait naman yung magulang nyo, di ba? Ano nyo lang, pag-pray sa ano, konting minsan kalabit lang yan eh. At pare-pareho kayo para ma-establish kayo. Amen? And then, ayan na yan. So, pinapaalala lang ni Paul, no, na kung paano inalagaan niya yung church. And then later siya piniwanan niya na established na. Sabi dyan, ayan, holily. Okay? Kasi napaka-banal niya. Walang masabi po yung mga tao sa kanya. Dapat ganun tayo. Dati may masabi sa'yo, eh pastor, dati ganyan kayo. Iba yun. Sa ngayon, okay? Huwag kayong papayag po. Yung iba naman ganun kasi nasa utak natin eh. Minsan ayaw mo magsalita. Parang yung kanina, yung ganun nga sa comment sa akin kanina. Sabi ko kasi, yung pasto niya parang mong pera. Inistock ko eh. Sige lang mga ano, pinapakita limpak-limpak na pera. At sabi, ito, gagamitin natin para spread ang pangalan ng Yahuwah. Mga ganun eh. Parang mga network, yung pinapakita ko ng mga pera. Parang nagpaparinig, parang ganun eh. Anyway, topic natin yung Sunday. So, ganun po, dapat walang masabi sa'yo. Ngayon, nasabi sa akin, may personal ka naman eh. Perfecto ka ba? Ano ba? Ganun ba? Ano, pero, iba, hindi pa naka-ano dun eh. Hindi pa naka-move on. So, obviously, nag-uusap tayo ngayon lang. Kung ano yung pinag-usapan. Kaya ako sinabi yun. Ano, mag-ingat sila. Mag-isip-isip sila. Kasi ngayon na sa panahon natin ngayon, iba naman. Sobrang loko-loko. Iba na, sobrang bait. Maniwala. Biruin mong ang turo sa kanila. Yun nga. Na-advance na tuloy ako. Pero yun ang nakakaawa eh. Kasi mabait na yung taong yun. Kilala namin yun. Kaso nasingitan. Sabi ba naman, alam nyo ba, pangalan ni Jesus, hindi Jesus. So sila lang yung tama, na-discover daw nila, kailan lang. Biruin mo yun, sa pangalan pa magkakamali. Eh sabi ko, ano ang Bible nyo? Yun, may sarili pala sila, ano anong version, ayaw niya sabihin. Ayaw niya sabihin, so sila nang galing. Ngiting na ko online, parang Pilipino lang nagpauso. Pero marami na po niyan, na mayroon tayong seminar niyan. Minababoy nila yung Christianity, sa totoo lang. Anyway, sa Sunday po yan.
Lord willing. Okay po, pero sina Paul, ganun po ang behavior nila, para walang masabi. Alam niyo naman kasi ganun, pag may nasabi yung kahit kundi si Pastor, mainitin ang ulo. Kaya ngayon pala, nagpapaliwanag na ako. Kung ako yung mainitin ang ulo lang sa ano lang, walang kakwenta-kwentang bagay, pwede, may masabi kayo. May masabi kayo. Pero then again, hindi rin po ako, ano ha, blameless na wala kang masabi eh. Obviously, ganun tayo dito, pasensyahan tayo. Huwag nyo lang expect na masyado mo kayo mahina pag gusto nyo perfection sa pastor. No? Pero yun nga, ginagawa natin yung para maalagaan po yung mga tao. Amen? Para hindi matisod, lalo yung mga bago. Pero sana huwag din kayo mag-expect ng ano. Okay, so din na tayo second half. Kaya ang title po nito, sabi ko na ba? Hindi pa, no? Kasi hindi ko alam eh. Hindi, tatlo nga yung tema dito, pero nalagay ko na lang dyan, Crown of Rejoicing. Okay, Crown of Rejoicing. Pero tatlo ang tema dito. Magkatapos sabihin yung mga behavior ng mga lingkod ng Diyos. Dito naman, tatlo. Una, yung tinanggap nila yung salita ng mga apostol na salita ng Diyos. Kaya ang unang team dito, i-modify ko na lang dyan, receive the word of God. Pangalawa, yung kalaban ng Word of God, mga Hudyo. Tackle natin yan ngayon. Kaya hindi ko alam, mga alas 10 tayo mga tapos. And then later, yun nga, yung nabanggit ko kanina, kaya sila inaalagaan para later sila ay ipresenta sa Panginoon na maayos. Okay? Isa sa mga naalala ko tuloy, kaya pag-usapan namin si Ray kanina ni Brad. Kasi nga, sabi ko, mabait ba to? Kasi alam nyo ba kung ba't kayo iniingatan? Na sabi ko na lagi ito, sabihin ko na lang ulit. Ha? Wala si Pamela dito eh. Kaya ni-strictuhan namin kayo. Ulitin ko na lang yung mga nasabi ko na kasi sinabi kasi later dito. Kaya namin ginagawa lahat ng ginagawa namin sa paraan na ginagawa namin, sabi ni Paul, para kayo ay maipresentang maayos. So imagine mo, kunwari si Kuya Jun ay saka si Ma'am, ano, si Ate Marge. Nating mataas yung plano niya para sa mga anak niya. Amen? Gusto niya si Ray-Ray ay kakasal sa isang maayos na lalaki. Okay? Si Yes. Lahat kayo. Okay? Ako, si Shana. So, makulit pa eh. Naka? So, anong gagawin ko ngayon para may handa siya? Lalo yung iba talaga, metikuloso dyan. Yung iba, pag babae, anong gagawin? Hindi pagtatrabawin niya kasi baka masunog sa, ano, yung balat. Yung iba, yung ano, yung legs, iba, natin na ano, pero iba ganun, di ba? Yung ngipin, inaalagaan yan. Para pag iyaano mo ngayon, para ibibigay mo yan sa mga pangasawa niya eh. Gusto mo ba mapapahiya ka? Brad? Ganun yan, ano, nasa Bible po yun, alam mo sa Bible? Banggitin ko na lang din ha. Medyo sensitive, pero sa Bible po, kung alam niyo naman yung kwento ni Mary, di ba? Kaya gusto siyang ipakawalan ni Joseph kasi nga buntis. Sa Bible po, pag nangyari yon, kahit nga hindi buntis, kuna, hindi na pala virgin. So, ikaw yung mag-aalaga nun, tatay, ha? Ikaw mag-aalaga nun. Kaya, di ba, kuya? Dapat yung, sa Bible, ganun, pag matinong tatay yan, hindi yung babae yan, yung mapag-alagaan yan, si Dinah, kailangan si Dinah. Eh, nagkaloko-loko sila eh. So, pag pinagala mo yan, sabi natin hindi nabuntis, kaso, mayari, alam mo na, may nabalita tayo ganyan ngayon, no? So, nakakahiya na yun. Sa Bible, di mo pwedeng ipresenta yun. Parang sasakyan po yan. Pag binibenta yung sasakyan, kaya nabentahan tayo ng mahal dito, okay lang kasi. Pero ganyan po ang kalakaran yan. Pinapaganda yan, inaalagaan. Hindi ko binibenta yung anak natin, ha? Inukumpara lang natin. Hindi tayo mapapahiya. So, sa Bible po, sa Old Testament, kahit ngayon eh. So, ang ginagawa doon, sinusole, literal. Hindi lang sinusole, ano ba yan, babayaran mo pa ata yung lalaking, hindi ako nagkakamali. Kasi kala ko, virgin to. Galit yun. Kasi parang mong inano yan eh. Binenta, di ba? So, naitindihan niyo ba, matindi yung responsibilidad nyo rin, mga bata. Gusto yung mapahiya yung magulang nyo. So, sa ating ngayon kasi, hindi na alas uso yan. Kasi nga, mga sira ulo yung mga nakikita natin sa TV. Di ba?
Kaya, yung importante po yan, maipresent lang. So, ganun din ang mga lingkod ng Diyos ngayon. So, lahat po kayo dito, inilaga, pinapanalangin, tapos ini-instruct. Para hindi kayo nakakahiya. Amen? Dapat lahat kayo nga, soul winner. At pati doktrina, talagang, kasi ayoko na may magtatanong dito, anong tinuro sa inyo ni Pastor Reyes? Sablay-sablay pala. Puro Bible tayo dito. Amen? Hindi ko mapukpuk pa to eh, bago. Okay. Mag-aano na lang muna ako. Control. Okay. So, yan po yun. Kaya, ang gawain ng lingkod ng Diyos, exhort, ibig sabihin, yan, nag-preach, pinapangaralan, pero comforted din. Lahat kayo, as a father, that is children. Meron ba dito meron na sa, as early as now, nag-ano na sa akin? May sama na ng loob? Meron na ba? Ang anak ko. Ikaw. Oh, meron yan eh. Ikaw. Sama ang loob sa akin. Ikaw. Ikaw daw ah. Ikaw yung ano? Din. Pagalitan mo to eh. Kaya Jun? Amen. Sana natuto. Ikaw, Julia? Ikaw, Yesha? Grado ah. Inisa-isa eh, no? Ayaw ko na kayo isa-isahin, pero ganun po yun eh. Yun ang nakakalungkot minsan, tatay ka, antindi ng responsibility sa mga anak mo, tapos minsan sa'yo masama yung loob. Pero kailangan mong ano yun, kailangan maging matibay ka rin. Amen? Ganun talaga eh, yun ang makakabuti sa kanila. So, ito medyo nasayaran natin ito last week, no? That he would walk worthy. Para kayo ay maging karapat-dapat na totoo. Ngayon, ito yung nakikita kong yung mga compromise naman sa ibang pastor, no? Ginagawa nila, kahit yung anak nila, hindi karapat-dapat, ginagawa nila, ino-cover. Diyan lalo yung mayayari. Kaya ako yung anak ko, sasabi, ina-expose ko yan, kasi nga, eh, ganun eh. Alam ko rin naman, nababanatan ng kalaban yan eh. Mabuti pa ngayon pa lang, masanay na sila. Amen? At pag-train nyo rin yung mga anak namin, amen? Kasi ganun po yan, babanatan talaga ng kalaban yan. So sana tulungan nyo rin siya kung mahina sa isang bagay. Sa ibang bagay naman, okay yan. Kasi nga, ano yan eh. Pero yung minsan, hindi rin. Amen? Pati yung asawa ng pastor sa kayong pastor. Pang ilang ba yan sa listahan natin? Pang una ata eh. Kasi nga, ganun po yan. Okay. So yan, para tayo maging karapat-dapat. Kaya ngayon, sabi dito, so, dinital, ano pa yung ginagawa niya sa lingkod ng Diyos. For this cause also, thank we God without ceasing, because when you receive the word of God, which he heard of us, you receive it not as the word of man, but as in truth, the word of God which effectually work it also in you that believe. Napaka-importante nito, no? So, sa Tagalog, nagpapasalamat daw si Paul, kasi itong mga taga-Tesalonia, at lahat naman ang nakinig sa kanila. Pag sinabi nila, hindi yun ay sabi lang ni Paul yan. Tindahan niyo po ito, doctrinal ito ha. Kasi nga, yung ibang loko-loko, sabi na, eh, sabi mo lang yan eh, tao lang nagsulat, tao lang nagsulat yan eh. Obviously, iba kasi wala pang kaalam-alam. Pero malinaw po dito, no, ito ay salita ng Diyos. Eh, paano sinulat ni Paul? Eh, letter lang yun eh. Eh, paano yung pinipreach ni Paul? Salita ba ng Diyos yun? Eh, salita ni Paul yun eh. Paano yun? Salita ba ng Diyos yung salita ni Paul? Pinipreach niya yung sinabi sa kanya. Tandaan niyo po yan. Kasi kayo may mga Rachmanite nga na tawag na kesyo iba yung everlasting, iba yung eternal. Yung mga ganyan, may nag-preach sa amin yan. Wala pa akong alam nun. Pero hindi ko makakalimutan nyo kasi parang napag... Ano? Tapos yung... hindi makalimutan yung ano ba yun? Ano ba ito yung... Teka lang ha. Yung Day of the Lord tsaka Day of Christ, iba pa raw yun. Rachmanay talaga. Tsaka yung isa pa, ano ba yun? Sinabi yung kalimutan ko ah. Kingdom of God at tsaka Kingdom of Heaven. Maniniwala ka bang magkaiba ba yun? O isa lang yun? Eh magkaiba spelling eh. Isa lang ba ang Diyos tsaka ang Heaven? Isa lang ang heaven tsaka Diyos.
Magkaiba ba ang Diyos saka heaven? O siyempre, ang Diyos Diyos, ang heaven, heaven. Pero kingdom of heaven saka kingdom of God, magkaiba ba yun? Kasi kingdom ng Diyos na nasa heaven. So, ganun daw yung turo nila. Kaya mag-iingat po kayo doon. Kaya sabi dito, pag tinuro yan, katulad nyo, nag-preach ako ngayon, tuturo ko sa inyo, ang dami kong ginamit na salita kasi nga pinapaliwanag. Okay, so, kaya sabi dito, nung pinis nila yung salita na Diyos, sinabi sa kanila, in-elaborate lang nila, minsan gagamit ng ibang salita, pero yun pa rin ang kahulugan, mandang huli, hindi nagko-conflict sa original na sinabi ng Diyos, yun pa rin yun. Tandaan nyo po yan. Okay? Kaya, yan. Kaya ang unang title natin dito, ito, receive, dapat tanggapin nyo. Amen? Kahit masakit. Yan ang problema sa iba, pag nangihina, kunwari na lang, si... Sino bang pwede kong asarin dito? Sino bang pwede? Ikaw ba? Pwede ba kitang asarin? Hindi, nasanay naman kayo sa akin, di ba? Hindi, kunwari si Jana na lang. Ano lang asarin? Wala na. Diba, si Jana po ay, alam mo na, lagi natin napapansin pag may ibang bagay, di ba? Particular na bagay. Alam niyo na, okay? Eh si Jana yung mama, naging doktora nga. Pag nanghina yan, anong gagawin? Madalas ay hindi. Ano po, yun yung nakita ko kasi ibang pattern eh. No? So, nasaktan pala siya nung mga panahon na alam mo naman, hindi ko alam. So, dapat pagbasag, alam mo rin yun eh. Pero hindi nga, minsan di mo makalaman eh. So, mangyayari, ano na? So, yun nga, sinabi mo rin, Pastor, nung sinabi mo yun, nasaktan ako, hindi yung sinabi ng Diyos. Hindi tayo mangyayari. Ano yung madalas na, yan, katulad nung kailan lang, kay Yesha naman, ganun din. Okay? Kay Ray-Ray, walang problema, ang kukulang yan. Joshua, kunwari. Alamin nyo, makinig kayo. Alamin nyo yung sinasabi talaga ng Diyos. Ngayon, may magkataon na obviously, kaya nga, inaaral natin to, tapos ako i-deliver at sinasabi ko, ito salita ng Diyos. Sinisigurado kong yan mismo sinasabi ng Diyos. Ngayon, hindi ko rin masabi ng maaaring magkamali din ako minsan. Okay? So, kaya nga kayo, ano nga gawin nyo? May sarili mga utak, may sarili yung plano sa buhay. So, I get it. Kayo ay mag-iisip din para sa inyong sarili. Okay lang yun. Alamin nyo talaga sa kaya nga kinukwento ko rin sa inyo lahat. Kinukwento ko sa inyo. Ako yung nag-uumpisa doon. Ito yung tinuro ni Pastor. Ito, tinanggap ko. Ito, hindi. May paliwanag ako doon. Ganon din kayo. Amen? So sana ganun kayo at alamin nyo yung sinabi talaga ng Diyos. Kasi yung Diyos ngayon, hindi naman siya hindi siya bababa ngayon at sasabihan ka, isa-isa tayo. Yung ginagamit niya ngayon yung salita ng Diyos at mga preacher. Hindi lang preacher, actually kahit kayo. Minsan nag-uusap kayo, sana nag-encourage kayo sa bawat isa. Nagwala ako dyan, so winning partner kayo, baka iba yung sinasabi nyo. Siguraduhin nyo lang na yan ay naka-align, salita ng Diyos. Amen. So, yun lang gusto ko sa paliwanag dito. Importanteng verse. Para sa i-define ang salita ng Diyos. Kasi, may iba nga, may weird na interpretation di sa salita ng Diyos. Guys, yung iba, nasa langit lang. Parang kausap ko nga kanina, may sarili doon sila. Tanong ako ng tanong, anong version na ginagamit nyo? Kasi wala akong alam na version na Yahuwah. Sigurado. So, ayaw niya sagutin, sino naglimbag niya, sabi ko, sino nag-publish yan. Wala. Kasi wala sila. Sila lang ang meron. Meron nga sila. Sila lang nag-ano. Siguro lahat lang, pareho lang naman tayo eh. So parang siguro, King James kasi palitan mo lang lahat ng Jesus doon ng Yahuwah, yun na yun. Nye. Okay, so intindihan niyo yan ha. Sabi ng Diyos, di naman tayo papahirapan ng Diyos, pero yung ibang bagay ay... medyo. Pero yung mga basic, hindi. So, pag sinabi sa inyo at malinaw, naka-align salita ng Diyos, masakit man yan, tanggapin mo, okay? Receive it. At ginawa ng mga Thessalonians, kaya nagpapasalamat ngayon si Paul. At malinaw po dyan, yung sinabi ko sa inyo, yun na nga ang salita ng Diyos. Pero sabi niya sa bandang huli, which effectually work it in you that believe. So, yung salita ng Diyos kasi, maganda nga yan, pero pag di mo pinaniwalaan, walang ma-accomplish sa'yo yan, salita ng Diyos. Narinig mo lang, hindi mo pinag-isipan, hindi mo meditate, nga, gawin mo, hindi mo pinaniwalaan. So, unless napaniwalaan mo yan, hindi yan mag-work.
Okay, ganda't ang dami na po dito eh. Tandaan niyo po yan ha, kaya yung iba sa inyo, sasabi soul winning, ha? Maganda yan. Ba't ako hindi ako maka-soul win, ganyan. Baka hindi ka naniniwala dun. Ngayon yung iba ganun, kasi mga Calvinist or ang dami ko na-encounter na ganun, kaya hindi nila magalakas loob na lumapit dyan. Parang foreign sa kanila yun, hindi napakita sa... Ngayon kayo, wala kayong lusot. Ha? Ilang beses yung nakita yun. Diba? Ginagawa natin, wala naman akong ibang sinasabi, wala sa Bible, konting paliwanag, maya-maya tatanggap na yun. Kahit anong sungit yan. Kahit ano pa yan, six-pack, tawag nila dun, Joe six-pack. Okay. Kaya maniwala tayo, ito yung salita ng Diyos, and then, gawin din natin. So ito na, so pinapailala pa rin ni Paul. So lahat siya mag-work yan, sundin nyo lang, magtiwala kayo sa Diyos. Ngayon, lagi natin na-encounter, may kalabang kasi ang Diyos. So, explain ni Paul, ano pa nangyari? Ba't may kalabang ng Diyos? Ba't may hindi naniniwala sa kanya? Okay, kaya laging sama rin sa preaching ko yan eh. Sa soul winning. Normal yun, dapat alam mo na may mga hindi maniniwala kasi dahil tayo mayroong sariling pagpapasya. Si Jesus nga, hindi naman naniniwala sa kanila. At kaya sabi dito, "For you brethren and became followers of the churches of God which in Judea are in Christ Jesus, for ye also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jews." So, importante ito ha. So, isa daw sa mga dahilan, bakit sila niniwala din, isa sa mga common sa kanila, is yung suffering or na-persecute po sila. Eh, kasi po itong mga taga-Tesalonica sa medyo Greek city yan eh, pero mga Hudyo. Eh, nanampalataya ngayon kay Jesus, anong gagawin ng mga Hudyo sa kanila? Yung mga Hudyo po, galit yan sa ibang tao din, pero lalo na sa mga Kristiyano. Kasi kung alam nyo, may kwento ng mga Hudyo, diba? Sila yung original. Kaya so, nireject sila, pinalitan sila. Hindi na wala nang pakilaman Diyos sa lahi nila. Anong feeling mo pag nireject ka? Anong gagawin mo? Yung tamang gawin mo dapat? Akumbaba, diba? Kung nagpakumbaba, tulad din na Paul, nagpakumbaba sila, oh, yun ang gusto ng Diyos ngayon eh. Alam naman, kung alam mo yung scripture, paulit-ulit ako, nasa ano na nga, Ezekiel eh. Ganun, Ezekiel, Jeremiah, at bago doon, Isaiah. Paulit-ulit yun eh, pag na binabasa mo yun, sabi mo, kami pa rin ang chosen nation of God, ewan ko na sa'yo. Pero may pangako doon, nababalik sila. Okay, yun ang maganda naman sa Panginoon eh. So may remnant. Pinanampalataya ka, walang problema, balik kayo. So, ganun na ngayon ng mga Kristiyano, reject yung nation, pinalitan ng spiritual nation, which is the Christians. Okay, malinaw po yan. Kaya medyo nakaka-relate daw kayo siya si mga sa Judea, sa Tesalonica, kasi pinersecute sila ng mga Hudyo. In-specific po dito, ha. At ang isa sa mga gusto ko rin banggitin at mag-focus kasi po sa panahon natin ngayon, ang lokohan ngayon, ano yung sinasabi nila? Sino nag-persecute sa mga Kristiyano dati? Ay Jesus, sinong pumatay? Roman, sinasabihin nila eh. Bakit? May iniiwasan sila. Yung mga makapangyarihan sa panahon natin ngayon, mga Hudyo. Okay, kayo alam nyo yun, pero sa labas po kasi hindi nila alam. Pero aralin lang natin dito. Malinaw, na pinersecute yung mga Hudyo, mga taga-Judea na naging Kristiyano, and then sa Tesalonica, pero sabi dito sa mga Hudyo, "Even as they have of the Jews, who both killed the Lord Jesus." So, sino daw pumatay sa Jesus? According to this, mga Hudyo. Malinaw, hindi lang Romans. Yung Romans, ginamit lang sila eh. Okay, naloko lang sila, nagpaloko naman sila, pero ang nagplano, eh si Jesus, wala naman kahit yung Roman lupong. Sabi nga sa inyo, kinuha ng US yan din tayo, medyo nakigaya din tayo. Marami silang mga batas na maganda. Walang yung sa naranasan ni Paul sa Acts. Diba, may mga rules sila na hindi pwede basta-basta yung kulong. Hindi pwedeng gulpihin lang yan. At tama yun. Yun ang pagmaayos kasi yung batas, yung policy, yung mga tao, pamumuhay ng tao, maayos. So maganda yun eh. So, imposible lang Panginoon na maayos sa tao, basta bibitayin. So, kaya ang nag-utak talaga niyan, yung mga Hudyo. Amen? At natake na natin din yan eh, pero sa iba kasi, mga bago. So, yan ang kalaban ng Panginoon at mga Kristiyano ngayon. Kaya nirelate ko rin kanina sa kausap ko. Sabi niya, wala naman kami, kailalaman dun eh.
Lagi lang nila pangalan ni ano, Yahuwa, puro ganun. Ang tanong ko sa kanila, hindi lang yun eh. Mga inano na kayo ng mga Judaizer, bakit? Pati pangalan ng kanilang church, Hebrew. Ang Greek, ang New Testament daw nila, nanggaling sa Hebrew. Paano nangyari? Hebrew, Greek nga yun eh. Saan mo nakakuha yan? Kahit saan tingnan dyan eh, mga Greek nga sila eh. Nung panahon na yun, saan mo kukuha yan? Wala, nag-invento lang. And then, pati mga lahat, ginagawa lang Hebrew. Andali, kala ko ba, sinasamba nyo na nga tayong Hebrew, yun ang totoo dun. Parang mas magaling yung mga Hudyo. Kasi maganda ang kanila language, parang gano'n. Eh, which is hindi totoo. Ang Diyos, alam niya lahat ng language. Sa mga Pilipino, ano, under tayo nila kasi hindi tayo mag-Hebrew. Ganun yun, as pati yung natutunan ko kanina, yung church term nila sa church daw, parang ano yun, Odo ba? Opo, Oro. Ganun eh. Inaalam nila yun, parang, kaya feeling nila magaling na sila pag nakausap mo. Kasi may natutunan konting Hebrew. Yun na yun. Okay, pero dito, malinaw, inaaral, iniintindi mo to, hindi ka ma-impress sa mga Hudyo. Amen? Kasi sila ang mga utang magpapatay sa Panginoong Jesus. Pinatay ang Panginoon, pati mga propeta nila, okay, nirelate ni Paul sa dati pa. Yun ang sabi ng Bible, alam niyo po, mga propeta nyo, pinatay nyo. Sila yung ginamit ng Diyos para sa inyo, pinatay nyo. So, i-apply din natin sa sarili natin yan. Ha? Kasi, again, naalala ko na ng mga si Minsan, may mga ganun, lumaki sa church, walang utang na loob minsan. Okay? Dito pinagpala sa church, dyan natuto. Minsan, kakalimutan na yan. Eh, galing talaga ako, kaya ako yung maman eh. Pakialam kung sino ba yan, church na yan. So, sana hindi tayo ganun. Amen? Amen. Malinaw yan, ha? Kilalanin mo kung saan ka nang galing. Huwag mong i-persecute yung mga totoo. So, nangyayari kasi po sa mga churches yan, tsaka sa mga magkakapatid. Anyway, balik tayo sa mga Hudyo. So, ito yung mga description sa kanila. Pinatay nila si Jesus. Persecuted us. Mga Kristiyano, pinersecute. Alam niyo, persecute na. Inuusig. Okay? Yung basta ginagawa ng masama na wala namang ginawang masama. Wala ang ginawa na dapat kang gawa ng masama. Sabi dito, and they please not God. So yung please not, medyo magandang pakinggan, pero hindi yung maganda. Pag please, nasisiyahan. Pag please not, ano yun? Naasal sa'yo. Ganun ang mga Hudyo, asal ng Diyos sa kanila. Ito yung mas matindi pa. And, arm, pakibasa nyo nga, ready, go. Ayan, pakibasa nyo na 15, ready, go. Ano yung contrary? Kontra. Sa lahat ng tao, ano yung sabihin nun? May tao bang ganun? Kontra sa lahat ng tao? Sinong ganun? Minsan, ingat kayo mga bata, ha? Pag sinabi yun, ikaw, galit ka sa mundo. Ano yun? Eh, iba tayo, yung, ang baga, nire-reject natin yung ways ng salibo. Iba yun. Pero yung mga tao, di ba? Okay, ito, katulog ko ito, asarin ko kaya. Hindi, ganon. Intindi mo yung dapat mong gawin sa kanya, katulad nga ng kausap ko. Alam ko, naloko lang yun eh. Diba? Pero talagang straight din ako, naloko ko kayo. Ang hina nyo, yan lang. Ginaganon ko kasi, ako ma-realize niya kasi minsan sa mga tao, pag hindi mo na sinasabi yun, alam mo, masama agad pag may sinabi sa yung masakit eh. Hindi, hindi naman dapat ganon. Pero anyway, itong mga Hudyo daw ganon. At may, alam nyo ba yung mga Hudyo, meron talaga tong, banggit ko, ulitin ko lang pa sa mga bago ha, bago ba sa inyo, mga bata, baka hindi nyo nakuha dati. Alam nyo ba yung mga Hudyo, pag tinawag kang Hudyo, huwag kang magpasalamat. Ha? Siguro matigas ang ulo. Yan sabi rin niya, contrary to all men. Ibig sabihin, may sarili silang, yung mga elitista yan, ganyan. So gusto nila, sila lang yung special at ganyan po yung mga doktrina ng gusto nilang yakapin din natin. Special kami ha, Hudyo kami. Maniwala kayo, totoo po yun. Obviously, hindi nila papahalata yun, pero yun na yun. Okay.
Huwag silang contrary. Ibig sabihin, iba yung utang nito. So, ano yung example ni Paul? Paano niya sabing gano'n? Ito, maniniwala kayo dito. Ano kayong sabihin ng contrary to all men? Ito. Forbidding us to speak to the Gentiles. So, alam nyo na, ginawa sa kanila, ang daming dininiwala mga Hudyo sa kanila. Pero, sige, sabi ni Paul, ayaw nyo sa Panginoon, dito ako sa mga Gentile. Dalawang beses po sinabi yan. O, sige, nung una, ayaw dyan pa eh. Dalawang beses, napansin ko kasi parang naulit to, tinignan ko, talagang dalawang beses. Anyway, ngayon, parang ganito, parang yung naalala ko dito nung nag-solve ni kami daddy dito. Anak ng ano ba yun eh, teacher kong ATS eh. Mayabang. Hindi may sinesiran ako dito. Mga Soriano nga tayo eh. Tapos nakita kami, nag-share. Ayaw nyo, sige okay lang, dito kami. Tapos yung binabastos kami, hindi, huwag mong pakinggan yan. Anong tanong, anong pangalan ng church nyo? Ganun lagi yung mga Soriano. Bastos eh, no? Hindi na kita kinakausap. Kausapin ko to, di umalis ka dyan. Hindi! Anong kausapin yan? Sigutin mo muna to, anong pangalan ng church nyo? Nasa Bible Band. Bastos kahit yung inakausap ko, naasar eh. So, alam, ganun doon yung mga Hudyo. Sobrang insecure nila sa mga Kristiyano. Ang gagawa sila ng paraan para hindi na, kahit wala na dapat sa pakialam sa atin at sa kanila, gagawa sila ng paraan. Tandaan niyo po yan. Kasi kahit sa panahon natin ngayon, yan ang style. Magtataka ka, patulad niya mga yan, walang kaalam-alam, yung mga Yahuwa. Hindi nila alam, nayari na sila. Sa palagay niyo, sinong mag... religion na magtatayo ng gano'n na sabihin, tuturo nila, well, pangalan lang ni Jesus, mali. Ba't binababo yung Christianity? Kasi yun eh. Mga Hudyo. Okay, again, wala akong, inaamin ko, wala akong solid evidence doon, pero yun yung most likely. Kasi hindi lang po sila yan, marami yan. So, yung iba sa inyo alam na yun. Anyway, yun yun ha. Pinagbabawalan silang kausapin yung mga Gentiles that they might be saved. So, gano'n kasi Raulo yan? Gusto nating maligtas to, ayaw nila. So, loko-loko po yung kalaban ng Diyos yan. Sabi nito, to fill up their sins always. Sabihin talagang gusto nila magkasala, okay lang sa kanila. Pag fill up, parang pinupuno pa nila. Yun ang nakikita natin dito. Kahit yung mga loko-loko sa Hollywood daw, yan puro Hudyo po daw yan. Alam nyo ba yon? Pati yung mga sex trafficking daw, yun ang sabi ha. Pero parang totoo eh. Kahit kinakwento ni ano, yun daw ito ang totoo. Ba't pa yung mga Hudyo parang kastungan, tatalan, papamura tuloy ako eh. Ba't ganito yung mga Hudyo? Ayun eh. Yan explanation. Huwag kang magtaka. Kung yung mga Kristiyano, gusto maging banal yung mga tao sila, kukontrahin nila yung baliktad. Kaya tinuturuan natin yung mga babae, for example, maging maayos, sila iba. Ay, pauso natin yung TikTok. China yun ah. May pinag-deriban pa rin yun. Hollywood. Yung mga lalaki natin, tinuturuan natin maging maayos, mahalin ng Diyos. Anong tuturo ng mga ano, Hollywood? Yan, maging bastos, maging babaero, maging mukhang pera, ganyan yan eh. So yung ginagawa, bandang huli, indirect, obviously, talagang indirect eh. Kaya sabi yung pastor, wala ka ng ebidensya eh. Gamitin mo rin minsan yung ano mo. May ganun po tayong ano eh, intuition. Pwede mo i-derive yan. Amen? Tsaka ito, maniwala ka salita ng Diyos. Hindi maniniwala dyan. So wala silang pakialam. Dagdag lang silang dagdag ng kasalanan. Walang pakialam yan. Ano ba? For the wrath! Bakit nila ginagawa yun? Kasi daw, yung galit ng Diyos, for the wrath of is come upon them to the uttermost. Sa Tagalog, kasi yung galit ng Diyos talagang sa kanila na, pag sinabi uttermost, sagad. Amen? Patate ba yung tinetext mo? Kanina pa yun ah. Notes lang. Okay. Okay. Ngayon din ako dati. Okay, wala pa na tayo. So, sabi dito, but we brethren being taken from you for a short time in presence, not in heart, endeavorous the more abundantly to see your face with great desire. So, parang bumalik na siya. Bumalik sa kanyang dating, ano, binanggit nila yung mga kalaban ng Diyos. Kaya sila daw, again, wala pa sa kanilang Skype, wala pang Facebook. Talagang pag ano yan, gusto nila makita ulit, iniisip kaya kayo, kahit sa ano, kamustahin nyo yung mga taga-alala din.
Kasi yung sina LJ yung ganda ng ano nila, tsaka si Heidi. Eh ngayon, di na ako sinasagot. Buti si Kim sumagot. Kaya busy lang daw. Itindi naman natin yun. So, yun po yung gusto ng Panginoon. Kahit mga lingkod ng Diyos, pag nasyaran mo yan, nataniman mo, gusto mo magpatuloy. Andun yun eh. Kaya kahit dati mahina rin ang memory ko sa mga pangalan, ngayon na-adapt ko na eh. Ganun lang pala yung pag gusto mo talaga, paraan eh. So, kaya yan. Inakamusta kayo lahat kasi sayang naman. At ganun po talaga ang lingkod ng Diyos. Okay, ulitin ko ha. Sabi niya, but we, brethren, being taken from you for a short time in place. Explain. Naalis sila eh. Kasi tinawag sila nandiyo sa ibang place. Gusto nilang makasama ulit at maka-fellowship yung mga anak ng Diyos sa Thessalonica. Wherefore, dahil dito, we would come unto you, even I, Paul, once again, but Satan hinder. So, gusto niya talaga eh. Yung sabi niya, pupunta ako dyan nga, so, Satan hinder. So, hindi ko, marami kasing alam niyo na nangyari kay Paul. Either na kulong siya, at alam mo na, mga laban niya mga Hudyo, nahabol siya eh. So, paano yun? Diba? Kung sa atin niya, buti, wala pang ganyan. Nangyari naman sa atin ngayon. Wala, parang sina, ano, na, yan, sina Edgy, di ba? Gusto natin, isolve mo niya, matala si Edgy. Naku, hinarang kami ng mga iglesia ni Manalo. Anyway, kaya sinasabi niya. Sana makita natin dito, ano, again, yung pag-ibig ng lingkod ng Diyos sa mga anak ng Diyos. So, pastor, hindi naman nagpa-pastor eh. Dahil malaman mo, in case di mo alam eh, malay mo. So, dapat ganyan yung pag-ibig sa bawat isa. Amen? Amen. Hindi yung kaya huwag din kayong liliban ng walang kwenta-kwenta. Hahanapin kayo. Okay lang, hahanapin nyo ako. Importante ginagawa ko dito sa bahay eh. Sarap ng tulog ko eh. Diba? Kaya sarap ng cellphone ko eh. Sarap ng ano man yan. Ah, ito na, tapusin na natin. Nakalamis na ako. Sakto lang. Gabi na rin, eh, no? Kaya ito yung ina-explain ni Paul, ito yan. Kasi basta dahil nang binabanggit yung Crown of Rejoicing dati, no? So, kesyo, yung mga nag-ano kasi yan, eh, napublish ng libro, kesyo meron daw ilang crown sa langit. So, anyway, siguro, itong talinhaga, pwede na rin. Pero dito, ano daw yung Crown of Rejoicing niya? For what is our hope? So, bakit daw niya gustong maging maayos yung mga kapatiran? At gusto niya pang bisitahin kahit siya na ano na, na talagang hinihinder siya ni Satanas. Kung ano man yun, either may sakit siya, binagbawalan sila doon, nilockdown sila. Gusto niya talagang makita, ayaw niya nung ano, sulat-sulat lang, bahala na sila doon. Sabihan mo na lang, read your Bible every day, tapos. Bahala na kaya, ginawa ko na yung dapat kong gawin. Mabuti kung pwede yun. Eh, alam natin from experience, hindi pwede yun. Hindi pwedeng ganun lang. Diba? Lahat ng nasolve natin, ang dami na yan eh. Ilan na yun? Magtatatlong libo na. So sana pinapalalahanan nyo ng ganun. Pero kahit na sabihan mo yan, binigyan yung Bible, ito yung resources, kulang pa rin yan eh. Hanggat maaari, follow up natin. O bakit? Kasi mahal natin sila. Ito yung sabi ni Paul. For what is our hope or our joy? Ano ba yung gusto namin mangyari? Ano ba yung gusto namin? Ano yung pag-asa namin? Obviously, ang Panginoon ng pag-asa natin sa pang-sarili lang yun. Pero ano yung gusto niya mangyari sa churches? Ang kanya-kanya na lang? Or joy? Saan masaya yung lingkod ng Diyos? So, palagay nyo, kaya nabanggit ko sa'yo, inunahan ko na kayo kasi nga, di ba, minsan ganun, no? So, again, ha, wala akong, yung mga iba kasi, so, mahal na mahal yung pastor nila. Okay, di naman yun. Amen? Sabihin ko na sa'yo, hindi nagpaparinig, ha? Pero totoo din yun, eh. Darating din yun kasi, pag dumating yung time na talagang, alam mo na, ini-spoil na yung pastor. Birthday niya, mayroon yung regalo, yung programa. Okay, walang problema doon kung walang pilitan. Okay? Pero kayo, inunahan ko na kayo kasi nga, nangyayari, parang minsan, ganun na lang, pinipis yung pastor para hindi siya banata sa preaching. Ganun eh. Okay? Kamari, may, si Ray, nagbebenta dito ng networking.
Hindi siyempre, ang pimples niya, si pastor. Pastor, ganyan lang. Hindi ko, oh, hindi ka lolo. Kaso may nakikita akong mali dito, eh, babanatan ko ba to? Baka umalis. Ngayon ang nasakit sa ulo ng pastor eh. Pag inisip mo yan, kaya ako di inisip yun. Kaya inunahan ko na kayo, ano daw? Yung gusto ng pastor, yan, sinasabi na, ng lingkod ng Diyos. Pag ano yan ha, pag hindi karnal ha, ito na ang gusto ko, ito yung pag-asa ko. And crown of the joy, sige na yung crown. Kasi para simbolo yan ang pag-corona nga, para pag kinoronahan yung sinong kinoronahan, anoint, honor. Sipin nyo na lang, sino madalas kinokoronahan ngayon? Mga isip ko yung Miss Universe eh. Mga eh, no? Pero ganun yung doon ginaya yon dati po sa mga hari yan. Pag ikaw nyo, ikaw na yung hari, ibig sabihin nun, yun nga, ino-honor ka. So, ano daw yung, ano na ngayon yung nasa utak ng mga lingkod ng Diyos? Nakoronahan din ba tayo sa libutan? Mayo, akong pastor dito. At least, kilalaanin mo man lang ako na lagay mo ako sa dyaryo, sa Facebook nyo. Page, Facebook page na San Mateo. Ganun ba yung masasaya ako? Pero iba, ganun eh. May kilala akong ganun eh. Hindi ko nasabihin yung sino, pero ganun ang pinagmamalaki niya eh. Pag-usapang doktrina, ayaw. Ah, pero may mamaya, may kwento ako. Alam niyo ba, nadikit ako kay ganyan. Ay, ahanga na sana ako eh, lalo. Totoo lang, pag talang ano ka, soul winner ka, at talang makakasundo mo ba yung mga yan? Sipin nyo lang. Ngayon, kung makakasundo, okay, pero huwag niyang asahan na hindi ako mag-preach again sa mga kalokohan nila. Amen? Pero pag yung dikit-dikit ganun ang usapan, malamang, hindi sinasabi. Mayo! Nasabihan mo pa ng ganun yon? Na parang ano ha, parang yumayaman ka nung ano ha, simula na upo ka dyan, nasabihan mo ba yon? Malamang, hindi. So ano yung gusto ng mga pastor dapat na matino? Sino daw yung nagpapasaya sa mga lingkod ng Diyos? Rabi. Ako, nakikita ko ba ang masaya? Kailan ako masaya? Masaya ba? Mukha ba masaya ngayon? Stephen. Sino mga ano? Sige, taas kamay. Ano nagpapasaya sa akin? Ray-ray. Ha? Amen. Amen. Oh, totoo na si Ray-Ray. Masaya na ako lalo. Buwan nandito siya. Dati hindi sumasagot to, di ba? Nakuha rin. Di, totoo po yun. Kasi alam ko, diyan nag-uumpisa yan eh. Pag di ka na umaatin, sabi nga sa inyo, nasa na naman to. Eh, yung sabi dyan ni Paul, ganun din siya. Para siyang pag na-establish yung mga Kristiyano, nagtitiwala sa Diyos. Masaya na yun. Hindi mo kailangan din ganun ng ano yun. Ngayon, kung meron dyan, okay din. Pero, huwag mong isipin na mas masaya siya doon, tapos loko-loko ka naman. Amen? Amen. Ang saya niyan. Yan ang sabi dyan. At totoo po yun ako ganun. Usap kami ni Bad kanina, sabi ko, sabi niya, kaya na-traffic kami, sabi ko, ano na lang kami, pastor? Kami na lang pupunta dito. Eh, maganda naman yun. Kaso nga, nakikita ko, hirap din kayo eh. Sa ngayon, di ba? Ay, okay na. Sige, sunduin na lang. Kaysa naman wala kayo dito. Kasi mas masaya na talaga ako dito kayo. Amen? Amen. Ang hirap eh. Ang hirap mag-alaga. Ang hirap mag-invite, di ba? Tapos, mas masaya, okay na yun. Medyo mapagod ng konti. Walang problema dun. Basta lumalago. Amen? Pinasaya ako ni Ray-Ray ngayon. Amen? Ah, tuloy-tuloy ha. Kaya kinukuntsaba ko yung tatay mo. Na huwag ka nang mawala pa. Amen? Okay. Yun yung sinasabi niya. Ulitin ko lang ha. Ano yung pag-asa namin? Kayo. Yung mga anak ng Diyos. Ano yung magpapasaya sa amin? Kayo din. Eh kulang yung hope tsaka joy. Nag-isip pa ng ano ngayon si crown of rejoicing. May joy na nga. May crown of rejoicing. Kasi talagang ang saya-saya ng lingkod ng Diyos. Pag lumalago, natututo, nagtitiwala sa Diyos, at ginagamit niya, pinagpapala ng Diyos yung mga anak ng Diyos. Amen?
And yung are not ye, yung sinasabi ko dito na kayo yun. But especially in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming. So ina-imagine ko lalong ganun, lagi. So inisip ko, paglaki, maunang pagdating ng Panginoon, or, ano niya, matay na tayo, ano kaya ang gagawin ni Peter sa Panginoon? Ibig sabihin, mautuwa kaya ang Panginoon kay Peter sa buhay niya, sa paglilingkod niya. Yun ang iniisip ko ng lingkod ng Diyos. Gusto namin ganun kayo. Hindi lang basta-basta ganyan. Gusto ko yung talagang ginamit yung matindi. Ayan, inulit lang. Ano yan? Kayo nga, at sabi sa 20 ulit, kayo nga yun. Yung aming glory and joy. So nabanggit na yung joy, baka talagang saya, no? Okay, rejoicing, joy, and joy ulit. Ang medyo bago dyan yung glory. Ganon din yun eh. Masaya. Victory. Tagumpay ako pag nanatili kayo lahat at hindi lang nanatili, naglingkod ng uso sa Diyos. Talino. Imagine, anong magagawa niyo sa Panginoon? And then, matalino ka na. I-apply. Paano, anong sample application? Para hindi tayo magulo dito kasi minsan may mga preacher na ganun. Eh, lalo tayo. Dapat. Ano? Ano yung pwede nating concrete na soul winning, kaluluwa? Mas marami. Para dumami yung matuto sa salita. Amen. Unang-una, maligtas muna. Okay. Kaya tama rin yun, pag naligtas siya, hindi kasi lahat pupuntahin dito. Okay lang yun. Pero as many as we can, syempre alam natin dito rin tayo natuto, hindi na sila, okay kung kalooban ng Diyos. So yun po yun, isa yun sa mga concrete ano natin, kaya binibilang natin yan dito rin. Maganda, tuloy-tuloy tayo dito hanggang tayo matay na. Amen? Puno ng Panginoon. Ano ma, ano? So yun po yun. Obviously, pag hindi ka nag-ano sa church, nagtagal, for example, hindi ka na natili, negative yun. Anong pinalit mo sa church? Kaya ba? Mabaho? Ano? Wala naman ako naiisip na iba. So, yan. So, pagdating ng Panginoon, kung sino mauna, ako, kayo, sabay-sabay tayo, iniisip ko lang, pagdating natin doon, Lord, ito po yung mga taga Discerning Word Baptist Church. Ay, tinupo to, magaling to mag-debate. San kayo okay? Diba? Ito yung na-win namin sa Panginoon. May totoo, hindi lang sinulat doon. May mga kilala kami doon sa, di ba, may, so, natatawa kasi yung mga beginner dyan eh. Kasi, dalawa lang daw sila, mag-report yun, no? O, dalawang soul winner, 127 daw yung naligtas. So, ano? Ano nangyari yun? So, either, ano, sloppy siguro, or baka grupo-grupo. Pwede rin nyo, pero hindi, dalawa. Isang araw, 127. So, huwag kayong ganun ha, baka iba naman. Sige, ako, yun eh, soul winning yan eh. Nasobrahan naman, di na totoo. Patotohanan pa rin dapat. Pero, yun nga, pag kaya, pinapagin sa inyo minsan, pag masanay-sanay ka na, mabilis din yan eh, pag talagang sanay ka na, pag nakikita mo distracted, alam mo kung paano mo gagawin. Babalik sila doon at pag tumanggap yun, totoo. Amen? Diyan matutuwa sa atin ng Panginoon. Hindi yung nagpayaman lang tayo dito, isang kalabang ka pa ng lingkod ng Diyos. Yung iba, ganun eh. Kaya pag naisip ko lang iba na ganun, tumagal sa ministry, tapos nung una, maganda, mandang huli, maganyan eh. Nahihiya na sa gawain ng Panginoon, dami yung baptist, hindi nag-soul winning. Anong nila? Ha? Magdumami lang? Parang mga CCM, parami yan. Mas marami kami, at magrarak-rakan kami doon. Glorify Jesus! Uy, nag-glorify yung Diyos, oh. Ganun yun. Experience, ganun yung sabi nila madalas eh. Come with us and experience the Lord. Ha? Experience the Lord? Ano yung sabihin nun? Kailan ko sinabi kahit kailan kasi inyo yun? Punta kayo dito. May experience yung Panginoon. Baka hindi pa kayo ligtas. Ba't experience mo? Nag-aaral tayo para later i-apply natin pinag-aralan natin. Amen? Ako yun yung fellowship and then worship the Lord sa singing. Pero hindi kasi ganun yung kababaw yung worship eh. Yan po yun. So yan po yan na iniisip ko sa sana. Kaya iniisip nyo rin. Ako, ganun iniisip ko pa sa inyo.
bawat isa sa inyo, mga soul winner, kung ano man yan, ano mga pwede nyo gawin, isa-isayin ko na. Ano mga pwede nyo gawin sa Panginoon? Soul winner na kayo, ano pa? Mas matindi pa ba doon? Meron pa. Kung soul winner ka na, pwede ka rin magturo sa iba na soul winner din. Train, iba kasi yung ikaw yung gumagawa, iba yung trainin mo sila para gawin din yon. Parang trabaho lang yan eh. Ganyan po yan eh. Hindi na ikaw yung... Hindi ko mali sa utak ko yung ano eh. Ang kanta natin. Medyo inaral ko kasi yung Civil War nila, yung pala nang galing yan. Anyway. So pag sundalo ka dati, matapang ka. Diba? Pero pag magkatiwala ka, o sige, ngayon matapang ka. Ngayon magaling na sundalo. Pero later... Ikaw na yung maiging platoon leader, squad leader. Matapang ka pa rin, pero minsan hindi na ikaw yung pupunta sa harapan eh. Amen? Imagine nyo ba? So, ganun din yan. Baka manging nakapagturo na rin kayo. Yung iba naman, magaling mag-invite. Yung iba, ganun eh. Yung mga galing na ganun. Irarali nila yung tao. Makinig kayo kay pastor. Pare-pare tayo matuto. Yung iba naman. Sa ibang bagay, ano pa ba? Yung iba, financial agad. Mamaya na yun. Ano yung pwede matulong? Ayan, leader-leader, diba? Yung sibad, nagpakanta lang sa umpisa yan, pero pag sanay na sanay ka na, gusto mo maraming ka pang gawin eh. Leader, soul winning, ano pa, teacher din. Ano pa? Minsan, kailangan, pag dumami tayo, kailangan natin security guard dito. Ha? Asher. Importante rin po yan. Ano pa? Eh mga babae po ha, mga nanay, kayo na rin minsan yung magturo sa kapwa niyo babae. Lagi sasabi sa inyo, ang pangit naman, ako pa yung lagi magsasabi. Pero gagawin ko rin yun, di ba? Ah, maiksi yung suit ni ganyan, ako pa yung magsasabi ba nun? Ang maganda, yung babae na rin. Ano niyo po, i-disciple niyo po yan, lahat na nakikita niyo dito. Ganyan din yung mga kalalakihan, yung ginagawa naman yung badyan eh. Amen, tulungan niyo na rin. So yun, ano pa? Share your knowledge, your skills, and then talaga tayo pupunta sa resources eh. Yun talaga yan eh. Ngayon, hindi tayo nagmamadali dyan kasi nga, ang unang inaano natin, kahit si Paul, yung tao. Pag marunong na yung tao, mahal niya ang Panginoon, mahal niya ang gawain ng Diyos, hindi na problema sa kanya yung pera. Diba? Wala na yun, automatic na yan. Ay, basta ganyan, kailangan pala natin ganyan. Ito po. Amen? May picture niyo ba yung sarili yung ganun? Kung hindi, ewan ko sa inyo. Maganda rin yun. Amen. Kailangan po yan ang reality ng buhay. Baka ako matagal ko rin natutunan agad dyan eh. Para akong ano lang eh. Parang Katolik, ala ko hindi ako magpa-participate dyan kasi basta mabubuhay yung church ng ganyan na wala akong ganyan. Pag laki-laki mo, hindi pala ganun. Kailangan yun. Amen? Yun na yun. So nakakatuwa yung mga ganun. So sabihin sa doctrine din, nabanggit ko na kanina yung teaching yun, so isa sa mga major ano natin na iniiwasan ng iba, yung doctrine. So paano ka, ako po sa grupo namin, minsan di na yung pastor yung nagtuturo dun eh, mga kapatid lang, alam na nila eh, minsan magkailangan may sumagot niyan, yung experience ganyan, magtutulong sa ganyan, may sumasagot na, hindi na yung pastor. Yun ang maganda, amen. Pag mayroon tayo dito na-invite, sabihan ko po ba yun ako nga rin, sino ba huli na-invite na? Kasi alala, yan. Kailangan ko ba sabihan yung mga babae na kaibigan nyo? Kaibiganin nyo. Yung siya nang malaking potential nun. Talagang diba, hindi na umabsent yun eh, diba? Si Andrea. Tsaka yung mga ano, mga galang. Malaking potential nun. Talagang gusto nila sa atin eh. Sa church. And then, alagaan natin. Amen? So, sa mga bata, yung mga basic ha, pag-aaral, maging masipag, sumunod ka sa magulang mo, very basic yan. Kasama lahat yan sa programa ng church. Tandaan nyo po yan. Huwag na huwag yung magpapanggap kayo, magaling ka sa church, pero sa bahay, loko-loko ka. Diba? Conflict yun. Umayos kang anak sa bahay nyo, automatic asset ka na rin sa church. Masaya yung magulang mo sa'yo. Naku, masaya rin si Panginoon dyan, tsaka si Pastor. Amen? Napatagal ko ba eh.
So, ilang chapter to? 5 to eh, no? Nakadalawa na tayo. Marami pa po yan. End times po yung bandang huli. So, pero sana na sinusundan nyo po yung Thessalonians. Yan po yung mga tema natin. At imagine nyo, kung ano sila dati, ganun din kayo ngayon. So, ganun lang kadali yan. Kung may struggle sila dati, applicable pa rin sa atin ngayon. At yung mga lingkod ng Diyos, panahon nila, ganun din sa atin ngayon. Okay, sige, let's pray. Lord, na salamat sa taga-Salonica. Even kay Paul, Panginoon, kung saan siya po yung tinuturuan, ganun pala, mga instructions sa mga early churches, ganun pa rin sa amin, Panginoon. Makita namin na sila po ay minahal nyo. Ang malingkod ng Diyos, minahal sila, Panginoon, tinuturuan sila in step of the way, paano mahalin din yung salita. At yes, may ma-encounter kami mga problema, Panginoon, di mawala, yung mga galit sa inyo din, na bababuyin ang aming pananampalataya, ang aming church, Panginoon. Yung mga pagmatsyag din kami, alamin namin kung saan papasok yan, kung kailan. Yung mga may pag-asa pa naman, Panginoon, ma-instruct din namin, tulungan, dahil yung iba dyan, marami rin dyan, naloko na rin. So, maging matalinong bawat isa, malaman namin kung ano yung dealing na pwede at dapat namin gawin sa mga kasalamuhan namin, even mga anak-anak namin, Panginoon, nawa ay tama yung aming samahan dito, maayos yung aming samahan, dahil kayo po ay sumusunod sa inyong salita. Tulad ng nakita namin dito, tinanggap nila salita ng mga lingkod ng Diyos na salita rin ng Diyos, Panginoon. So, malaman namin kung saan applicable lang kung ano. And ilang po, Lord, kayo pong magpala sa bawat isa. Salamat sa aming bilang. Na-develop, Panginoon, mga kabataan, magtiwala sa inyo. Kayo pong gagabay sa amin, lalo sa pag-aaral, sa business, ang trabaho, Panginoon, sa pamilya. Kayo po yung naasahan namin dyan. Dahil, again, marami pong pagsubok. At ilang po, Lord, kayo pong gagabay sa bawat isa. Ay, sa lahat po, Lord, sa napakaming blessing. Tawarin niyo po ang bawat isa din sa aming mga pagkukulang sa inyo, Panginoon, at makita namin na kayo na yung handa magpatawad. Tulad ng isang magulang, minokorek din kami. So, ilang po, Lord, kaya malulati. In Jesus' name we pray.